guys, Jan here from Jason Shaw for ICT Services. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more future videos. Thank you. Good morning, guys. Nanay ko. Alis tayo ngayon. Punta tayo dun sa bahay ng tito ko. Kasi meron siyang pinapagawang router. So, let's check it out. Natin. Neo. Sporty. Madumi. Nakakaiba yung hila. Nakakaiba yung hila. Tara, lakad na tayo. What's up guys? Nandito na nga tayo ngayon sa bahay nila Tito Carlo and nandito na yung router na i-unbox natin and isa-set up. Ta-da! Asus. So, stick around. So, ito yung router. So, i-unbox natin siya. I-unbox na natin. Yeah. Pango, may strawberry. What's in the box? Ta-da! Palaki ng router na to. Malaki pala. Okay, so ito ay yung Asus Asus AC260. Okay, so 800 Mbps plus 1733 Mbps 1732 Mbps. Okay, meron tayo yung unit. So, meron siyang built-in na stand. Yung mga ports. Power button, reset button. Dito yung one port and yung Ethernet ports niya. Yung LAN ports. And ano pa meron? Okay, so meron siyang kasamang Ethernet and yung adapter. Ito pa yung saksakan nyo. Meron kayong adapter na ito, di ba? Yung nagamit ko si laptop. Okay, 12 volts, 2.5 amps. Laptop na lang. Sabo ba yung laptop yung charger okay. Dito? Nasaan yung charger? So, warranty and quick start guide. So, galing kasi yung Singapore to eh. So, shout out nga pala dyan. Sponsorship naman. Okay, so, we start guide. English. English lang kasi Singapore galing. Hindi siya China. China, Tim. Okay, so hanap lang tayo ng saksakan and then i-set up na natin siya. Tayo may video. Laptop. Okay, panda rin na natin. Ito yung power button niya sa likod. Ito. Ta-da! Okay. So, habang nag-start dyan, bakit ba kailangan natin mga ganitong klaseng router? So, yung mga conventional router kasi, mga ordinary na bibili natin, natig 1,000,
1,000, 2,000. Mga ano yan, pambahay. Mga pang normal use case. Facebook, node-node. Yun lang. So, itong mga special router na to, yung medyo high-end kung tawagin. Mga latest technology. Mas optimize siya kasi gaming yun. Ayan, nakalagay gaming. Pwede kayong maglaro habang may nag-YouTube. No? Alam ko yan sa mga ilan sa inyo, once na may nag-YouTube sa bahay, lag na. Diba? So, ito yung mga router na dapat nyong bilhin. Okay, punta na tayo dun sa user interface niya. Okay, so ito tayo, Ethernet. So, sinaksak natin yung Ethernet cable papunta dito, and then sasaksak natin siya sa WAN, or dito pala sa LAN port. Isa sa LAN port. Tingnan natin kung ano mangyari. Yun, na-detect na. Yan, so meron na. Lipat na tayo sa OBS. Okay, nakita ko na yung ano, repeater mode. Yung repeater mode niya is under wireless bridge or WDS, wireless distribution system. So basically ang sinasabi dito ay 50% lang no original bandwidth ng main access point yung ma-deliver ni ASUS. So tingnan natin kung paano siya gumagana. Okay. So, ito pala. Makikita nyo dito kung alin yung mga available na network. So, ito yung network natin. And, okay, and then apply. Saan natin malalaman kung may internet na? Pagkatayin natin ng Wi-Fi. Oops. Pagkatayin natin ito. Nag-disconnect tayo para dito lang kayo connect sa LAN. Diyan natin malalaman kung successful ito. Let's see. So, sabi dito, select to enable WDS to extend wireless signal. Select WDS only or hybrid mode. So, kailangan pa pala natin pagparehuhin yung channel ng yung channel na itong main app na itong ASUS. So, nasa channel 1 ang main. So, kailangan natin lumipat sa channel 1. Channel 1. Push mo. Control. Channel 1. Apply. Okay, importante na magkamukha yung channel nila kasi repeater mode siya. So, kung mapapansin nyo, hindi naman tayo naglagay ng password or what, or ano, SSID, yung MAC address lang. So, pure repeater lang siya. Napakit? Yung dati pa rin. Iyan, magbibig ako ng repeater. Yeah.
Okay, checkin na natin kung gumagana na siya. Ano pa ba ang problema? Ito pa isa. Auto, wireless mode. And only. Ito na rin ka ng access point mo. Naantay lang natin mag-connect siya.
So, ang ginawa ko pala is binago ko yung IP address manually para makakonnect tayo ulit. Kasi hindi na siya nag-a-assign ng IP address once pinalitan natin siya into AV mode. So, wala na siyang DHCP. You are currently using optional band mode. See kung gumana na. Connection.
Hi guys, John here from Jason Shoko ICT Services. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more future videos. Thank you.